Para sa episode na to, magluluto tayo ng masarap na ulam na sosing-sosi. Ang dali pang gawin at budget-friendly pa. Kailangan mo lang dito ng kangkong, tokwa at maraming-maraming bawang. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng garlic, tokwa at kangkong na sosing-sosi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. I-prepare muna natin yung mga sangkap. Uunahin ko muna itong kangkong. Kapag nagpe-prepare ako ng ingredient na to, pinaghihiwalay ko talaga yung dahon sa tangkay. Para nung sa ganun, mahugasan ko mabuti yung dahon and at the same time yung tangkay naman mahiwa ko ng tama. At syempre mahugasan na rin separately. Pero yung iba sa atin alam ko nagmamadali. Ano? Kung nagmamadali kayo, pwede nyo nilang i-chop ito ng basta-basta lang. Basta importante hugasan ninyo mamaya. Gumagamit ako dito ng colander, dyan ko muna nilalagay yung mga dahon ng kangkong. Mas madali kasing hugasan kapag ganito. So once matanggal na natin lahat ng dahon at ma-separate na, kukuha lang ako ng malaking bowl. Tapos doon na natin huhugasan yung kangkong. Nagkataon na itong colander na gamit ko ay para sa salad spinner, kaya saktong-sakto yung laki ng bowl na to. Ilalagay ko lang dito yung ating colander at pagkatapos ay huhugasan ko lang itong mabuti. At once malinis na nga yung dahon, okay na to. I-drain lang natin yung tubig. Ililipat ko lang muna tong dahon ng kangkong sa malinis na bowl, tapos itatabi ko lang. Ngayon naman, i-prepare na natin yung stock o yung tangkay. Pagdating dito, kinakat ko muna yung pinakadulong part sa ilalim. Maiksing part lang, hindi naman natin kailangan lakihan yung hiwa. Tapos, dinidiscard ko na yan. Ibig sabihin, tinatapon ko na yan. At kinakat ko na yung tangkay ng kangkong into serving pieces. So pagdating sa haba ng inyong hiwa, nasa sa inyo kung gaano kahaba. No? Para sa akin sa recipe na to, ganyang kaiksi lang, sakto na yan. At once makat na nga natin tong kangkong, gagawin natin yung same step dun sa ginawa natin sa dahon kanina. Huhugasan ko lang to. And at this point, ready na tayo. No? Ito na yung stock at ito na yung dahon ng kangkong. Itatabi ko lang muna to habang prene-prepare na natin yung tokwa. Since isang bloke nga ng tokwa yung gamit ko, kailangan ko pa tong hiwain ng mas manipis. Maraming reason kung bakit kailangan natin hiwain to ng mas manipis na katulad niyan. Unang-una, may moisture pa to, di ba? Mas matatanggal natin mabuto yung moisture kapag ninipisan natin yung hiwa. Kagaya niyan. Ilalagay ko lang ulit sa paper towel tapos ipipress ko uli. At mapapansin niyo mas madaling matanggal yung moisture. And at the same time, kapag pinirito natin yung tokwa tapos isang bloke yan, di ba, hindi naman magiging magandang resulta. Iba pa rin yung nahiwa natin na katulad nito bago natin iprito. Mas magiging saktong-sakto kasi yung pagkakaluto dyan. Next, yung bawang naman. Dalawang buong bawang ang gamit ko dito. Mas masarap kasi kapag maraming bawang talaga, di ba? Kung wala kayong almeres, ito yung gawin ninyo. Kumuha ako ng dalawang bowl, no? Magkaibang size yan. Kinakrush ko lang ng sabay-sabay yung mga bawang para nung sa ganun mas mabilis itong mabalatan. At once mabalatan na nga yung mga bawang, hinihiwa ko naman ito ng maliliit na peraso. Kumbaga mini-mince natin. Pagdating nga pala sa paghiwa ng bawang, tsagaan talaga ito ah, at konting ingat lang. Pero kung talagang nagmamadali kayo, pwede kayong gumamit ng food processor. Isang lagayan ng lahat ng bawang na yan sa food processor, mabilis lang maihiwa nyo na kagad ng maliliit yon. So at this point, ready na yung bawang natin. Ngayon naman, tutustahin na natin to. Ibig sabihin, pipirituhin lang natin hanggang sa maging golden brown. Sa labas ako ng bahay magluluto para yung amoy ng bawang hindi kumalat sa loob. Medyo matagal kasi bago mawala yun, di ba? Mabuti na yung sigurado. At medyo marami nga pala yung mantika na nilagay ko dyan, pinainit ko lang. Mamaya kasi, yan din yung mantika na pagpipirituhan natin ng tokwa. Magiging garlic oil yan. Malasang malasa yan, di ba? Habang papainit pa lang itong mantika, nilagay ko na kagad yung bawang. Pabiyaan natin siyang dahan-dahan na mag-brown. Huwag nating biglain dahil baka masunog naman yung labas. Tapos yung loob hindi naman maluluto mabuti, di ba? Naka-low heat lang ako niyan, eh.
Basta importante, halu-haluin natin habang niluluto yung bawang. Kapag nakita nyo na ganyan na yung kulay, yung medyo nagbabrown na, pinapatay ko na yung apoy niyan. Kasi yung mantika marami, diba? Tapos mainit yan, pabayaan lang natin yung residual heat sa mantika ang magluto sa bawang. At pagkatapos nga, ilalagay ko lang muna yung bawang dun sa bowl. Pagsasama-samahin ko lang yan dito. At once matanggal na natin lahat ng bawang, ready na tayo para iprito yung tokwa. Yan. I-turn on na natin yung heat ulit. At naka-medium heat setting ako dito ha. Once sa uminit na yung mantika, isa-isa na natin iprito itong tokwa. At since tinanggal nga natin yung moisture kanina, no? At least kahit papaano nakapagtanggal tayo ng tubig sa loob, hindi na ito ganun katalamsik. Ang kagandahan dito, garlic oil na yung pinagpiprituan sa tokwa. Ibig sabihin, yung lasa ng bawang kumakapit na sa tokwa. Kapag nagpiprito ako nito, pinapabayaan ko muna ng mga 3 to 5 minutes yung isang side tapos binabaliktad ko. Tapos yun lang, no, tinutuloy ko lang yung pagluto dyan hanggang sa maging golden brown na yung tokwa. Pagdating nga pala sa tokwa, hindi ko ito ino-overfry to the point na maging sobrang crispy. Ayoko naman ng sobrang crispy na tokwa kasi pati yung loob magiging matigas. Ang gusto ko dito, yung outer part lang yung golden brown, may pagka-crispy ng konti. Tapos kapag hiniwa mo yung loob, malambot pa rin. Kayo ba, anong preference ninyo pagdating sa pagprito ng tokwa? Yan, itatabi ko muna to at papa-cool down. I-prepare na natin itong sibuyas. Chinachop ko lang yan. Pwede kang gumamit ng kahit anong sibuyas dito at mas marami, mas okay. At eto na yung tokwa. Hindi pa na-cool down mabuti yan pero pwede nang i-handle. So yan, dinadice ko lang. Ibig sabihin, hinihiwa ko into small cubes. Eto yung tanong dyan, pwede ba nating i-dice muna yung tokwa ng ganito bago natin i-deep fry? Oo naman, pwedeng-pwede. Pero eto lang yung pwedeng mangyari dyan. Kapag ginawa natin yon, unang-una, kapag hindi kayo nakagamit ng non-stick pan, yung tokwa pwedeng magdikitan sa lutuan ninyo. At habang tinatanggal nga ninyo yung pagkakadikit ng tokwa, baka naman magkalasog-lasog na yan. Pangalawa, mas magiging crispy yung buong tokwa. I'm sure sasabihin ng iba sa inyo, okay yun, crispy, di ba? Okay yun kapag isasawsaw natin sa suka kagad. E lulutuin pa natin ito. Kapag niluto natin yan at nilagyan natin ng sabaw, magiging makunat naman yon. So I suggest guys na subukan nyo pareho. Preference nyo pa rin yan, di ba? Ngayon naman, gawin na natin yung sauce. Minabuti ko na paghalu-haluin na muna lahat ng mga sauce ingredients dito sa isang bowl. Para mamaya, kapag lulutuin natin, isang bagsakan na lang, okay na yan, di ba? Una kong nilagay yung oyster sauce, tapos naglagay din ako ng sesame oil. At sinunod ko na dyan yung toyo. Naglagay din ako dyan ng Knorr Liquid Seasoning. Kung gusto nyo nga pala na medyo may konting angang yan, gamitin niyo yung Knorr Liquid Seasoning na may chili. Haluin lang muna natin to. At kapag sinabing sauce, dapat yung sauce natin malapot. Diyan napapasok yung cornstarch. Yan yung magpapalapot dyan. Kaya inahalo na natin ito sa umpisa pa lang. At once na maging smooth na nga yung mixture natin, naglalagay pa ako dito ng tubig. Siyempre, no, gusto ko yung saucing saucy. O, ganyan lang kasimple yan. Ready na tong sauce natin. Itatabi ko lang at umpisa na natin yung pagluluto. Nagtira lang ako dito ng garlic oil sa ating wok. Ito yung pinagpirtuan natin kanina ng bawang pati na rin ng tokwa. At since mabawang na nga itong ating oil, hindi na ako magigisa ng bawang dyan. Inuna ko nang igisa kagad yung sibuyas. At kapag nagigisa pala ako, naka-high heat setting ako palagi. So ganun lang, igisa lang natin itong sibuyas hanggang sa tuluyan itong lumambot. At nilalagay ko na nga dito yung tokwa na naprito natin kanina. Tinutuloy ko lang yung pag-isa dito ng mga 1.5 to 2 minutes. Naalala nyo kanina, di ba, pinaghiwalay natin yung dahon pati na rin yung tangkay ng kangkong? Isa sa mga reason dyan ay para naman maluto natin ng tama yung tangkay. Kailangan pa kasing igisa yan kahit mga isang minuto lang. Kapag chinap ninyo yung tangkay kasama ng dahon, hindi na natin magigisa ng maayos yung kangkong. Mabilis kasi na malalanta kagad yung dahon nun. Yan, at nilalagay ko na dito
yung konting tostadong bawang. Para naman talagang garlicky na garlicky itong ating niluluto, no? Pero don't worry dahil hindi pa tayo nagtatapos pagdating sa bawang. Umpisa pa lang yan. So, igisa lang natin ang mga 20 seconds, sabay ilagay na nung sauce mixture. Kapag ilalagay nyo nga pala yung sauce dito sa lutuan, make sure na haluin nyo uli. Dahil baka naman nagsettle na yung cornstarch dahil nga kanina pa natin nahalo, di ba? At since naka-high heat pa rin tayo, mapapansin niyo. Unti-unti nang lalapot yung sauce na yan. O, di ba? So, yun yung gusto nating mangyari. Pero mas gusto ko, mas saucy pa dyan. Mamaya, dadagdagan natin ang sauce yan. Ngayon naman, ilagay na natin yung dahon ng kangkong. Pati yung tubig na natira dito sa bowl, ilagay na natin. Total, malinis na yan eh. Kadalasan, kapag nilalagay na natin yung mga ganitong green leafy vegetables, ang sinasuggest ko ay takpan lang yung lutuan, di ba? Tapos pabayaan lang natin yung residual heat na magluto or lutuin lang natin for a few minutes. Actually guys, applicable yon kapag sabaw yung ating niluluto. Pero since ito ay hindi sabaw at yung sauce nito napakalapot, kailangan lang nating itos yung gulay. Nagdadagdag pa nga ako ng tubig dyan eh para mas maging saucy. Tapos itinutuloy ko lang yung pagtos. Saglit lang yan, luto na kagad. At since nagdagdag nga tayo ng tubig, importante din dito na tikman nyo muna yung sauce para nung sa ganun ma-adjust ninyo yung lasa. Pwede kayong magdagdag dito ng oyster sauce o kung anumang mga sauce ingredients na ginamit natin kanina para lang maibalik yung lasa na gusto ninyo. At kung hindi naman na ganun kalapot yung sauce dahil nga dagdagdag kayo ng tubig, pwede kayong maghalo ng konting cornstarch sa tubig tapos ibuhos nyo lang dito. O simple lang, di ba? Ngayon okay na to. Tinitimplang ko lang ng ground black pepper. Hindi na ako maglalagay ng asin dahil saktong-sakto na yung alat nito. At para mas malasa at mas okay, more garlic please! Ayan na yung ating bawang. Tapos lulutuin ko lang to ng mga 30 seconds pa at ilipat na natin sa isang serving bowl. Matanong ko lang kayo, okay ba sa inyo yung ganyang kasosi or gusto niyo yung less sauce? Lalagyan ko lang ng mas maraming bawang para talagang enjoy ang pagkain dito. Ito na ang ating garlic, tokwa, and kangkong na saucing saucy. O, di ba? Alam nyo guys, sticky man portion na sana. Noong chinay ko yung rice cooker, wala pa palang nasaing. Mabuti na lang may kaning lamig ako sa refrigerator. Gawa na lang tayo ng sinangag. Total, marami naman tayong bawang eh, di ba? Ito, nag-init lang ako ng wok. Pinainit ko lang tapos ang gamit ko ulit itong garlic oil natin. May lasang tokwa yan pero okay lang kasi tokwa din naman yung uulamin ko, di ba? Once uminit na nga yung garlic oil natin, ito na yung kaning lamig na sinasabi ko sa inyo. Sakto lang yan sa akin. Isasangag ko lang ito na mabilis. So ganito akong magsangag. Pagkalagay agad ng kanin, halo-halo, di ba? Tapos naglalagay ako dyan ng mga pampalasa na. So syempre, di ba, mabawang na yung oil natin so may garlic flavor na yan. Pero naglalagay ako dyan ng konting Nordic with seasoning at ng asin. Hindi ko sure kung nasubukan nyo na yan, pero pag hindi pa, itry ninyo. Tapos let me know kung nagustuhan nyo rin. Tapos konting halo-halo lang. At para mas maging mabawang, marami pa tayong natira kasi na garlic, di ba? So magdadagdag lang tayo dyan. Ready na to. Lilipat ko lang dito sa plato. Tapos, tikman na natin to. At magsha-shoutout na rin ako habang kumakain. Ito. May dalawang comments na kagad tayo dito sa ating Battleship Curry recipe. From Murray C. Hello po sir, panlasang Pinoy fan since 2011. Marunong na rin ako magluto. Wow Marie, since 2011 pa? I think hindi ka lang marunong. Magaling na magaling ka na magluto. And thank you for following us. Ang tagal-tagal na, nakadikit ka pa rin sa amin. Thank you so much Marie. Ito naman kay Sheila Marie Bukat. Sir, nag-a-apply po ako sa Cyprus at no idea sa traditional food nila. Sana makagawa po kayo ng video para po may idea din sa paggawa ng traditional food nila. Salamat and God bless po. Maraming salamat sa pag-comment, Sheila. First and foremost, good luck sa iyong application and susubukan natin gumawa ng mga Cypriot dishes. Yan yung tawag sa Cyprus na kusina, no? Cypriot cuisine. Para naman at least magkaroon ka ng idea kung ano yung mga lulutuin dun sa mga pinag-a-applyan mo. Alright, moving on to the next comment. This one is coming from Ms. Dithas Flores. Sabi niya, quite unique way of cooking curry with coffee. For my daughter, anything with coffee is life. Very lively way of cooking prep. Thanks a ton for sharing.
Ma'am Ditas, maraming salamat din po for commenting. Alam niyo po, up to now, I'm still not sure kung para saan yung coffee. Is it for flavor or is it for something else? So I hope na makakuha pa ako ng more information and I will be relaying that to everyone. Okay, next, si Maridol Andamon. And she is commenting for the chicken fried rice recipe. Sabi niya, tama, pasok ka na next week. Pwedeng pambaon sa school. Thank you, chef. God bless. Thank you rin, Maridol, for commenting. Tama, no? Itong ating chicken fried rice, sobrang dali, sobrang bilis lang lutuin. Kung hindi nyo pa napapanood yung video, I suggest na puntahan ninyo para mapanood ninyo dahil ang bilis lang lutuin ito at ang sarap pa ng resulta. Ito naman, from Miss Rebecca Palisok. Sabi niya, watching from Imus City, pa-shoutout po sa brother ko dyan sa San Diego, California, kay Reggie Palisok. And pa-shoutout na rin po, Lods. Thank you. Yan, una-una, shoutout sa iyo, Sir Reggie Palisok ng San Diego, California. At para sa iyo, Ma'am Rebecca Palisok, kamusta po dyan sa Imus, Cavite? Malaking shoutout po para sa inyo. Guys, ang sarap nitong kangkong. Sana subukan talaga ninyo at mag-e-enjoy kayong kumain ito. O next na tayo, kay Revel Awa. Sabi niya, thank you, sir. Hindi po ako kusinera, pero ginawa nila akong kusinera dahil nagusto nila lahat ng niluluto kong ginaya ko lang sa inyo. Maraming salamat po, sir, dahil natuto po akong magluto sa mga niluluto ninyo. We love you, sir, from Sindangan, Zamboanga del Norte. Revel, we love you too at maraming salamat for commenting. At ang panlasang Pinoy naman at ako nandito lang talaga para magturo sa inyo kung paano magluto. And rest assured na mas marami pa tayong mga ipipresent ng mga dishes para mas matuto pa kayo. So guys, kung meron kayong mga katanungan, mapapersonal man yan or related sa pagluluto natin or kung samang bagay, ilagay nyo lang sa comment section. Kung gusto nyo ma-shoutout, ganun din eh. Para naman at least ma-feature natin yung comments ninyo. Maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara, kain na tayo!